Pinagpalang umaga po mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus. Kumusta po kayo? Huwebes na naman po, kaya muli po tayo na naman ay magkakasama sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay Life After Death. Dito lamang po sa Si Jesus Ay Kasama. Awit po na ating napakinggan ay paalala na ang buhay nating mga tao ay katulad po ng isang batis na umaagos ng kay bilis. Kaya lagi po nating ipadama sa ating mga mahal sa buhay na sila ay mahal natin at mahalaga sa atin. Sa araw po na ito ay inaalala po natin ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin sa kabilang buhay. Ingat po tayo sa ating pagsasama-sama bilang magkakapamilya. Ang libingan po ay paalaala na darating ang panahon, tayo rin ay hahantong sa tagpo ng katapusan ng ating buhay.
Kaya patuloy po tayong mamuhay ng may pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Muli po, ang title ng ating devotion ay Life After Death. Sa diwa pong ito, basahin natin ang teksto na ating pagbubulay-bulayan na matatagpuan po sa aklat ng Lucas, chapter 16, verses 19 to 31. Ang mayaman at si Lazaro. May isang mayaman laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang sagana sa pagkain araw-araw. May isa naman pong pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kay sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw namay nagdurusa riyan. Bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama sa aking limang kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang siya'y sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung ang magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ito po ay kwento ng dalawang uri ng tao. Yung una, mayaman, hindi siya pinangalanan. Maikli ang pagpapakilala ni Jesus sa kanya. Nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. Habang may isang pulubi na nakahiga sa kanyang pintuan. Lazaro po ang binanggit na pangalan ng pulubi. At dinescribe ni Jesus ang paghihirap ni Lazaro, isang kalunos-lunos na kalagayan, tadtad ng sugat ang katawan, nakahiga sa pintuan ng mayaman. Dahil sa hangad niya, namatapunan man lamang ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Do'y dinidilaan ng aso ang sugat, kapwa sila sumapit sa kamatayan. Ang pulubi, inakyat sa piling ni Abraham, sa langit ng anghel, bilang parangal, ang mayaman, namatay at inlibing. Makikita natin ang pagkakaiba ng kanilang sinapit. Hindi dahil sa mahirap si Lazaro kaya siya iniakyat ng anghel sa langit, kundi dahil siya ay nagtiis ng hirap. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 12, "Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya." Sa isang banda, hindi rin naman dahil mayaman siya kaya siya napunta sa lugar ng pagdurusa, sa daigdig ng mga patay. Sabi sa verse 25, ang hiling ng mayaman, "Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kay sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako ay naghihirap sa apoy na ito." May malaki pong bangin sa pagitan. Ang naroroon ay hindi makakapunta sa isa't isa.
Sa verses 27 to 28, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham. Nakiusap po siya, papuntahin na lamang si Lazaro sa bahay ng kanyang ama, sa kanyang limang kapatid na lalaki. Pinasusugo niya si Lazaro upang bigyang babala at nang hindi humanto sa dakong kanyang kinalalagyan ng pagdurusa. Ang sabi ni amang Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Yun ang kanilang sundin. Ang sabi niya, hindi po sapat yun, pero pag nagpakita sa kanila ang patay na nabuhay, ay magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sa verse 31 po, sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ano ang makikita natin dito sa aral ni Jesus sa kanyang mga disciples? Makikita po natin ang pagtitiis ni Lazaro. Hindi siya nagnakaw, nanlamang, hindi siya nanira at tumalikod sa pananampalataya. Dahil sa hirap, kaya tinamon niya ang gantimpala na ipinangako po sa bawat na magtatagumpay sa pagsubok. Makikita naman po natin sa mayaman, hindi nga po niya sinaktan si Lazaro. Wala po tayong mababasang ganun. Pero nineglect at inignore niya ang isang pulubi na nasa kanyang pintuan na namumulot ng kanyang mumo habang araw-araw siyang sagana sa pagkain. Siya ay nagpasasa at hindi niya ibinahagi o ginamit ang kanyang yaman sa paghahanda sa buhay na darating. Naalala niya po ang mga kapatid niya na paalalahanan, pero too late na po. Sa sandali pong ito, nais pong ipaalala sa atin ng mga talata na ang kasalukuyan nating kalagayan ay hindi po final. Malungkot ba tayo? Bigo? Naghihirap? Kalunos-lunos? May dinaranas na kahihiyan? Sabi po ng isang quote, always remember that your present situation is not your final destination. The best is yet to come. At sabi po sa Romans 8 verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Amen? May pangako po ng gantimpala ang Diyos sa bawat nagtitiis ng hirap na nagmamahal sa Kanya. Sa gitna ng pagsubok ay huwag tayong gumawa ng masama. Huwag tayong magpahulog sa tukso. Huwag nating talikuran ang ating pananampalataya. Do not live a life of gourmet, excess and indulgence habang sa ating mga pintuan ay may mga namumulot ng mumo. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, may hangganan po ang ating buhay. Sabi po sa Awit 90:9-12, sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa't hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Ang katotohanan po, there is life after death. At ito po'y walang hanggan. Ang tanong po sa atin, saan po kaya? Walang hanggang paghihirap o walang hanggang kaligayahan? Napakapalad po natin na tayo ay ma-remind ng tekstong ito upang hindi po masalamin sa atin ang pamumuhay ng mayaman sa walang taros niyang pagsasaya. Bagkas po ay makita natin anuman ang estado ng ating buhay, hindi man po tayo katulad ni Lazaro, pero mamuhay po tayo ng may pananampalataya sa Diyos para nakatitiyak tayo na dumating man po ang panahon na tayo ay aalalahanin ng ating mga mahal sa buhay. Mayroon po silang kagalakan, kapayapaan, at pag-asa. Naroon po ang pagpapasalamat dahil may katiyakan tayo sa buhay na hahantong sa langit. At maging sila na susunod sa ating mga halimbawa
sa aral at tuntunin ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe ninyo sa umagang ito. Paalaala na mamuhay kami ng may karunungan, punong-puno ng pag-ibig, pananampalataya, pakikipagkapwa, upang sa darating na buhay, Panginoon, kakamtin namin ang gantimpala na inyong ipinangako sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami sa aming mga tiisin na huwag kaming makabitaw sa aming pananampalataya. Sa halip, lalo kaming kumapit sa iyo. Sa sandaling ito, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa aming buhay. Nawa, ang aming buhay ay magsilbing liwanag at halimbawa sa mga mahal namin sa buhay. At nawa, Panginoon, maalala nila kung paano kami nanampalataya sa iyo, kung paano kami nagtiis, kung paano kami nagtagumpay na ikaw lamang ang pinapupurihan at ang iyong mga salita ang pinanghahawakan. Samahan niyo po kami sa buhay na ito upang marami pa, Panginoon, ang mga tao na makakilala sa iyo sa pamagitan ng aming buhay, ng aming pagbabahagi. Nawa, hindi po mahuli ang lahat. At Lord, sandali pong ito, pinagdiriwang namin, Panginoon, yung pag-aalaala sa mga mahal sa buhay. Salamat po sa buhay nila. Nawa ang kanilang pananampalataya ay patuloy naming matularan, Panginoon, kung paano sila sumunod sa iyong mga aral at tuntunin. At Lord, ang mga may kaarawan, sa araw na ito, pagpalain niyo po sila, gayon din ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Ang mga dumaraan sa matitinding pagsubok, Panginoon, hawakan po ninyo at tulungan niyo po sila. Kayo po ang magbigay katugunan sa kanilang panalangin. Ang mga may karamdaman, yakapin po ninyo at haplusin, pawiin ang kanilang mga dinaramdam. Ang aming bansa, pagpalain po ninyo, Panginoon. Ang aming mga pinuno, pagpalain po ninyo. Ang mundo, Panginoon, ang iba't ibang bansa, nawa ang kapayapaan ninyo ang maranasan. Matigil nawa ang digmaan, Panginoon, kung saan ito nagaganap. Nawa maghari ang iyong pag-ibig. Ito pong aming hiling at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kaarawan. Marami pa pong taon ng maliligaya na ipagkaloob sa inyo ng Panginoon. Ganon din po, happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng anniversary. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing, kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. See you again next Thursday. God bless po! Oh,